Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marseille supporters. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atinder, Luz Pool, Matt Merabuino, Miss Miami Laurel. Sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Shout out din kay Amadeo Flores, Ruby Velasco, Gerald Anyobo. Sa lahat ng mga laging nagko-comment sa ating mga upload, maraming salamat sa suporta mga idol. Tinatakot mo ba ako? Tanda. Hindi dahil natalo mo ako noon. Kaya mo na akong manduhan. Hindi kami katulad ng mga busaw na nababahag ang buntot pagkakita sa'yo. Ibahin mo ako. Baka hindi ka na makalabas ng buhay sa aming teritoryo. Napanting ang tinga ni Manong Dudoy. Agad na inilabas nito ang buntot ng Diablo. Napapatras naman kaagad ang pinuno ng mga aniningaw at suminyas na ito sa mga kasamahan. Umigpaw kaagad ang mga aswang papunta kay Manong Dudoy. Nanatiling nakatayo lang si Manong Dudoy at nakahanda na ang kanyang armas. Kailangan na talaga naturuan ng leksyon ang mga ito para madala na. Kampanti lang ang matanda at nakahanda, sabi pa nito sa kanyang kaibigang Engkanto. Pintik, mukhang kaya ko na ang mga aswang na ito. Huwag ka nang makialam. Tumango lang ang kanyang kaibigang Engkanto. Pero hindi ito nakikita ng mga aswang. Makikita lamang nila ito kapag inalis na ang tilang nakatali sa braso para makipaglaban. Nang makalapit na ang mga aniningaw, agad na iwinasiwas ni Manong Dudoy ang dalang buntot ng Diablo. Nang tamaan ang dalawang aniningaw na papasugod, agad itong bumagsak at namimilipit sa sakit. Nalapnos ang balat ng mga ito, pati ang tatlong mga aniningaw. Hindi nila napansin ang bilis ng pag-atake ni Manong Dudoy. Tig-iisang palo, bumaligtad kaagad ang mga ito at napahiyaw sa sakit. Kaya itong si Carpio na papasugod na sana, napaatras ito, sabi ni Manong Dudoy. Hindi pa rin kayo nadala. Ano, Carpio? Gusto mo bang ubusin ko kayo ngayon? Ang sagot ng pinuno ng mga aswang. Matapang ka lang, Dudoy. Dahil may malakas kang armas na dala. Napatitig ang matanda kay Carpio. Sabi nito. Sige, Carpio. Gusto mong labanan ko kayo sa lakas at walang armas. Matutupad yan. Itinago ni Manong Dudoy ang pamalo na buntot ng Diablo. Pero kinuha na niya ang kanyang agimat ng ngipin ng kalabaw. Pinakain na niya ito ng mga dasal at ikinarga sa kanyang dalawang kamay. Nang makita ni Carpio na itinago na ng matanda ang dalang armas, napangisi ito. Sabi sa isip ng pinuno ng mga aswang, "Uto-uto ka, Dudoy." At mabilis na suminyas ito sa kanyang mga kasamahan. Umaangil agad ang mga ito at tumalong muli papunta sa kinaroroonan ni Manong Dudoy. Nakakuyom na
ang kamaunang matanda at nang makalapit ang dalawang aswang, isang malutong na sapak, agad na bumaliktad ang isa at nawalan agad ito ng malay. Hinawakan niya ang isa sa ulo at inihampas ito sa lupa. Tulad nung nauna, nawalan din agad ito ng malay. May isa pa ang hindi nadala. Umatake pa rin ito kay Manong Dudoy. Pero sa isang iglap, isang sapak nito, basag agad ang mukha ng aswang at bumulagta ito sa lupa. Walang malay at nakadilat ang mga mata. Napaatras na si Carpio. Pero parang singbilis ng kidlat na napunta si Manong Dudoy sa harapan ng pinuno ng mga aswang. Isang suntok ng matanda, napatras ang pinuno ng mga aswang at nakaiwas. Pero nahawakan na ito ni Manong Dudoy sa paa at ibinalibag doon sa isang kubo. Agad naman itong umikot at bumagsak gamit ang dalawang paa. May tatlong anininggaw pa ang tumalon para tulungan ang kanilang pinuno. Nang mahawakan ni Manong Dudoy ang ulo ng dalawa, pinag-uuntog na niya ang mga ito sabay bagsak sa lupa. Hindi na nakaangil pa ang mga aswang dahil agad na nawalan ang mga ito ng malay. Isang suntok sa sikmura doon sa isa. Napadilat ang mga mata ng aswang at naisukay yata nito lahat ng kinain kanina. Umaangil ito habang unti-unting bumagsak. Nagsiatrasa na ang mga aniningkaw. Nakaramdam na ang mga ito nang sobrang takot kay Manong Dudoy. Pati itong si Carpio, umurong na ang katapangan nito sa katawan, lalo na nasa harapan na niya ang matanda. Carpio, huling babala ko ito sa inyo. Huwag na kayong mamiktima pa sa mga tao dito sa isla. Matuto kayong makuntento sa mga pagkaing hayop. Kapag nabalitaan ko pa na may inatake pa kayo, uubusin ko na kayong lahat. Umaangil lang itong si Carpio at tumitig ito kay Manong Dudoy. Isang sapak galing sa matanda, tumimbuwang ang pinuno ng mga aswang. Sobrang gulat ito sa ginawa ni Manong Dudoy. Hindi niya napansin at nakita ang atake niyo. Nang bumangon ito, ramdam niya agad ang sakit ng kanyang panga. Sabi ng matanda, sabihin mo sa aking harapan na hindi na kayo mamiktima pa ng mga tao, Carpio. Nanginginig na itong si Carpio habang sinasabi na hinding-hindi na sila mamimiktima pa sa patag o kahit na sino na nakatira dito sa isla. Pagkatapos, walang ano-anong umalis si Manong Dudoy doon sa lugar. Naiwan naman ang mga aniningaw na sobrang pagkabigla. Ilang minuto pa bago nakakilos at nakahuma ang mga ito. Tinulungan nila agad ang mga nakabulagtang aswang na walang mga malay. Habang itong si Carpio, napayuko na lang ito at nakaramdam ng pagkahiya sa kanyang mga tauhan. Ilang sandaling lumipas, narating na ni Manong Dudoy ang kanyang tirahan doon sa kuweba. Agad itong nag-usal ng mga dasal at orasyon bilang pasasalamat sa kanyang mga karga. Kinabukasan,
bumalik si Manong Dudoy doon sa patag. Doon, sa kanyang kaibigan na si Dudong. May pupuntahan kasi ang mga ito doon sa dulo ng lungsod. May ipapagawa itong si Manong Dudoy na isang itak na gawa sa tanso. Kailangan niya ito sa pag-uwi doon sa isla ng Sikior. Nang marating na ni Manong Dudoy ang patag, umalis na din agad sila ni Dudong. Sakay sila ngayon ng isang motor na pamamay-ari ng kanyang matalik na kaibigan. Papunta na sila sa barangay Kandaping. Doon kasi nakatira ang isang matanda na magaling at bihasa sa paggawa ng mga itak. Makalipas ang mahigit isang oras na biyahe, paakyat na sila ng barangay Kandaping. Medyo may kalayuan kasi sa patag ang tirahan ni Tatay Teryo. Ilang sandaling lumipas, nasipat na nila ang bahay ng matanda at ang paggawaan nito ng mga itak. Sabi ni Manong Dudoy sa kanyang matalik na kaibigan, marami din palang bahay ang nakatayo dito sa lugar na ito, Dudong. Oo, Manong Dudoy, marami kasi ang nakatira dito dahil sa mataba ang lupa, angkop sa mga gustong magtanim ng gulay at prutas. Napatango na lang ang matanda. Katulad din pala ito sa kanyang tirahan doon sa bundok ng Kalabira. Nang marating na nila ang paggawaan ni Tatay Teryo, kasalukuyang may ginagawa itong itak at ang isa pang alalay nito. Doon naman sa unahan, nakita nilang may mga naglalaro ng basketball at nag-iinuman. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpakilala na si Manong Dudoy at sinabi na nila ang pakay kay Tatay Teryo. Patuloy lang sa ginagawa itong si Tatay Teryo habang nakipag-usap sa kanila. Pero nang sabihin na ni Manong Dudoy kung anong klaseng itak ang kanyang ipagawa, napatigil na ito at napatitig sa kanya. Ano ka mo? Isang itak na gawa sa tanso at gawa naman sa bulalakaw ang hawakan. Saan naman tayo kukuha ng bulalakaw? Napangiti lang itong si Manong Dudoy habang may kinuha na ito na isang bato sa kanyang dalangbag. At gulat na gulat itong si Tatay Teryo. Tanong nito, saan mo ito nakuha? Ang sagot naman ni Manong Dudoy, doon sa gubat ng Kalabira. Kaya nagkasundo na ang dalawang matanda. Isang linggo ang usapan nila. Pagkatapos, nagpaalam na sina Manong Dudoy at Dudong. Sa susunod na linggo, babalikan na lang nila ang itak na pinagawa. Pero biglang nagkagulo doon sa may tindahan, doon sa may nag-iinuman. Kaya napatitig sila doon at sinipat-sipat kung ano ang kaguluhan na yon. Hanggang sa nakita nila ang dalawang katao na nag-amok at may dalang mga itak. Hinahabol ng mga ito ang mga taong naglalaro ng basketball at ang mga kasamahang nag-iinuman.